Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Bago tayo magsimula, thank you muna sa Vito's Barbecue, ang aking pong sponsor. Salamat po sa Vito's Barbecue, pambansang BBQ ng Pilipinas. Pwede kayong umorder dyan, napakasarap ng kanilang chicken barbecue. Ako po si Pao Salud at welcome po sa ating live fight vlog po ng laban po ni Naoya Inoue at ni Jason Maloney. Dito po sa video na ito ay ikukwento ko sa inyo blow by blow at talagang very specific a la commentary style po. Dito lang po yan sa Pauka Sports. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Aside from fight vlog, ang meron po dito ay interviews, exclusive interview po sa mga boxers, lalo na dito sa Pilipinas. Minsan, siniswerte tayo sa ibang bansa. Pero karamihan po Filipino boxers, sikat man o hindi, nandito po yan sa ating channel. At salamat po sa mga nanonood po. Ito po ay Naoya Inoue versus Jason Maloney fight vlog and commentary. At bago ko simulan, ako po muna ay magsasabi na sana po kayo po ay safe at dahil po maulan po ngayon, mabagyo po ngayon at matataas ang mga signal. Kanina, kala ko may problema ako sa internet, buti na lang, okay na. So, simulan na natin ang ating 5 vlog, kakatapos lang po ng co-main event, ng parehong event. So, kagaya po ng sinabi ko, what I will do first is the... do a commentary on the Naoya Inoue fight, this one. And kung sakali po na magsimula yung kay Gervonta Davis, I will go to Gervonta Davis, but I will still let you know what is happening doon po sa laban ni Naoya Inoue na pinapanood ko po sa fight.tv. Again po, nakasubscribe po tayo doon at hindi po tayo sponsored ng Top Rank. Nagbabayad po tayo at sa Gervonta Davis naman po ay... dito po sa kabila. So ngayon, pinapakilala pa lang po si Naoya Inoue sa prompter pa lang. Ibigaya, wala pa talagang nangyayari. So ang request ko, bago natin simulan ito lahat at bago ko basahin yung mga ibang mga comment nyo, share naman po tayo dyan because sharing is caring at konting like naman po para po mas marami po makapanood ng ating live stream. Actually, the last time na nag-live stream ako, sobrang daming nanood. Umabot yata ng 10,000 on the actual live. So, let's see kung gaano kasikat itong si Naoya Inoue dito sa Pilipinas at sa ibang bansa at kung maraming marood. Ngayon, marami na nag-fight vlog. But I will tell you why you should watch here. You should watch here because I'm gonna give you a balanced commentary. At you know, we'll try to make it as professional as possible. At para mas maliwanag ko pong may explain ko po kung ano po yung mga nangyayari sa laban. Dahil we know that this is a very important fight po sa lahat po sa atin. Ha? Hindi lang po kay Naoya, hindi lang po kay Jason Maloney, hindi lang po sa Japan, hindi lang po sa Australia. But everywhere else, this is a very important fight because there is an implication na may makalaban itong si Naoya Inoue na Filipino. Okay, so sisimulan po natin ang ating usapan dyan at I hope you can join me na makipagkwentuhan po sa inyo tungkol dito at explain ko lang po muna ang tale of the tape ng dalawang boksingero na naglalaban. Sa mga nanonood po ng live, pakishare, comment, like, pwede po kayo mag-join ang membership po ng paukasports.com. Kung sakaling recording ang pinapanood nyo, kasi may nanonood na rin ang recording kahit parang replay ng fight vlog ko, okay lang din. At pwede nyo pong gawin yan habang kanina may naglalaba, may nag-uugas ng plato, nasa CR, mabago matulog, okay lang po. Magandang umaga! Ito na yung daladala ko para hindi matapon kasi baka mapasigaw ko dyan mamaya. Again, this is a fight vlog! And kumusta po Kira, Music Everyday, kumusta ka dyan? John Mark, Yus Ramos, Joe Ventino Tarlao, Yods, salamat sa inyo lahat sa suporta. Top Rank Boxing, ESPN Boxing, ESPN Plus po ang ating pinapanood ngayon. And let me share the tale of the tape.
So Naoya Inoue versus Jason Maloney. Number 1 po itong si Naoya Inoue sa box rec. Number 7 naman sa box rec itong si Jason Maloney. Magkasintangkad po sila at pareho po silang orthodox fighter. So meaning pareho silang kanan ang stance. At tapos 5-5, mas mahaba ng konti ang kamay ni Naoya Inoue, 67 or 171 centimeter versus 165 centimeter. Ang kanilang record ay almost identical, which means hindi nagkakalayo ang kanilang record. Okay? So ang record po ni Naoya Inoue ay 19 wins and with 16 knockouts. Again, 19 wins with 16 knockouts. Samantalang si Jason Maloney ay 21 wins, may isang talo at 18 knockouts. Coming into this fight, let me just share. And this is what I can really provide you here on this channel. Give you a lot of insights about the fights kasi talaga ni-research natin. You know, you're welcome to watch anyone. And there's a lot of fight blog right now going on. A lot of conversation. Marami po dyan. Pero pag Pilipino po at saka pag gusto nyo ng konting insight, commentary, blow by blow talaga, dito po sana po kayo manood. Ipagsabi nyo na po, pakishare po sa mga Facebook. At ako po yung magpapasalamat na mabuti. Ako po si Pau Salud ng Pauka Sports. So, paroon identical, halos parehas. Maganda pa rin yung record. May talo lang itong si Jason Maloney ng isang taga Australia, isang taga Japan. If you look at the last 6 fight, and there is a common denominator. I-explain ko lang. Ibig sabihin ng common denominator, meron silang parehong nakakalaban. Okay? Hi muna ako uli. Hi muna ako. Musta idol? Musta? Go, go, go. Ang pareho nilang nakakalaban po ay si Emmanuel Rodriguez. The last 6 fight. The last 6 fight is important siguro para ang basihan nito ng kanilang improvement kung ano nangyari sa laban nila. Ngayon puro introduction pa yung nangyayari dito sa top rank. Ganito talaga kaya ayaw ko magsimula ng maaga. Pero anyway, nagkukwentuhan na tayo. I wanna provide value to you para at least medyo may information akong nasha-share. So, ang common denominator po nila, pareho na lang nakalaban si Emmanuel Rodriguez. Si Jason Maloney, tinalo po siya ni Emmanuel Rodriguez via split decision. 2018 October. So, that's about 2 years ago. October ngayon eh. October 2018, that's 5 fights ago or 4 fights ago. Split decision. Samantalang itong si Naoya Inoue, kinalaban niya itong si Emmanuel Rodriguez last year ng May. Ito yung 2 rounds lang yata inabot at natapos po kaagad. At maraming nagkukumpara dito pare, marami parang sinabi, ay nako, ano pang aasahan nyo dyan? Eh tinalo nga ni Naoya Inoue yung Emmanuel Rodriguez ng 2 round lang, pinabaksak niya. Eh ano pang magagawin ni Jason Maloney? Split decision nga, natalo pa siya. So just in fairness naman kay Jason Maloney dun sa interview, malabo, screen mo Boss Pao, lumalabo ba? Okay. Sabi ni Jason Maloney, siguro nung yung labang ko doon kay Rodriguez, I'm a different person right now. Kumbaga sinabi niya na I have improved. And ang gusto ko makita talaga dito sa laban na to is an improve. At talagang may malaking pinagbago sana ni Jason Maloney dahil kung same lang yung lalabas gaya nung kay talaga mahihirapan siya dito kay Naoya Inoue. So sabi niya kayang-kayang daw niya talunin yung Jason Maloney nung lumabang kay Emmanuel Rodriguez. So hopefully we get the best out of Jason Maloney na napaka-underdog po dito sa laban na ito. Gaya po ng sinabi ko, parang pag pumusta ka ng 106 lang, ang pesos lang ang panalo mo. Samantalang ito kay kay Naoya Inoue, a lot of people are parang nagsasabi na wala naman niyang nakalaban na magaling masyado, sa Japan lang yan siya lumalaban. Actually, I just wanna let you know, nahihinaan ba kayo kay Nonito Donaire, ang ating kababayan?
bakit yung sinasabing mahina, eh, ang galing-galing nito ni Nonito Donaire kahit may edad siya. He may not be in his prime, but he is still a very good fighter, a boxer. Pinahirapan nga niya si Inoue Inoue. Wala namang ibang nagpahirap so far kay Inoue Inoue, kundi itong si, ano, si Nonito Donaire. So, I'm hoping we get the best of both. At kung sino yung manalo dito, makakalaban sana si Gianriel Casimero. Kung hindi man si Gianriel Casimero, pero Gianriel Casimero inaabangan ng mga tao eh. Kayo ba, Gianriel Casimero ba yung inaabangan nyo ng mga kalaban ni Inoue Inoue? Eh, ako talaga, yan, isa sa inaabangan ko. Pero okay din kung Raymond Gabalio at saka ano, at saka Michael Desmarinas. Sa kabilang panig, gusto ko lang sabihin sa inyo na pinapanood ko rin yung Gervonta Davis. Nasa backstage pa po sila, nag konting warm-up po si Gervonta Davis, nakaputing damit. At parang Mexican short ang color, white gloves. Sana wag magsabay. Please lang po, sana wag magsabay. Sana intayin nilang matapos. Pero like what they're saying, baka daw matapos na maaga itong laban ni Inoue Inoue at ni Jason Maloney. We'll see, we'll see. So ngayon, iniintay lang natin pumasok po si Inoue Inoue at saka si Jason Maloney sa ring. Pinapakita ngayon yung weigh-in nila. Wow, 2,000 na tayo, ha? Thank you very much. Gawin naman natin itong 3,000. At para mas marami pong makapanood ng ating fight vlog, 2,000 na po. Salamat. And as always, thank you sa tiwala. Tale of the tape being shown right now, 27 versus 29, 5-5 versus 5-5. 117.7, 117.9 naman si Jason Maloney. Mas mahaba ang kamay ni Inoue Inoue, sinabi ko na yan. At percentage connect, ang taas, 44.5 dito kay Inoue Inoue, 34.6% naman dito kay Jason Maloney. Japan versus Australia is about to start. My name is Pao Salud. Baka hindi ka pa nakasubscribe. Man, I'm telling you, if you love boxing, you will love this channel and you will see the most passionate, the most up-to-date, lalo na sa pang Pilipino boxing. At saka, I'm very proud and I'm very thankful pala kay dun sa broadcasting seminar na itinad ko na talagang na medyo naano ko, nahasa ng konti. And right now, Jason Maloney is entering the venue. Former bantamweight world title challenger, Jason Maloney wearing black. And Tony Toge on the in the background. I think Andrew Maloney as well is there. White shoes. There's ano nga tawag sa shoes ng mga boksero. Pasensya na po kung hindi ko na mabasa yung mga comment nyo. Pero again, like lang po tayo. O kung maaari po, palike. Share, please join my membership. Please share as well sa mga boxing fans na walang access po at walang pay-per-view. Salamat po, magandang umaga, tanghali, gabi, kung saan man kayo nanonood. Maulan na maulan, mag-ingat po tayong lahat dyan. Subscribe, hit the notification bell. Ngayon, Jason Maloney is inside the ring. And he is looking focused. And I'm excited for this one. Sa kabila, ah, si Jeb. Naglilinis pa sila ng ano ng canvas doon sa Gervonta Davis. So sana sana hindi magsabay. Pinapakita yung percentage connect. Jabs 9.4, 3% naman kay Maloney. Body landed 25% kay Inoue. Body landed ratio 41% kay Jason Maloney. Aba. Mas madami. And here we go. Gold standard. Inoue Inoue, WBA and IBF bantamweight world champion undefeated, is now entering the ring for the very first time as a top ranked fighter. I am excited. If you're excited, let me know on the comment section. I want to thank someone who sent me 6 Mitsubishi Turbo. Thank you very much po. Domo arigato gozaimasu. And Mitsubishi ang pangalan niya, but he says Maloney. I was expecting you to say Inoue Inoue, but Mitsubishi Turbo Maloney. Thank you very much for $6.99. Well, you can also do that po. Send me sticker and membership. It's all very appreciative.
po sa inyo lahat. Ang Claremont watching from Florida, USA. I mean, I think it's free on ESPN. So, but if you're watching it here, I appreciate it. Siguro Pilipino ka. Salamat po ah. Sir Pao, pa shoutout watching from Japan. Hindi ako mga shoutout mamaya ah. Eh, labas yun yung mga prediction nyo. Paki-comment po yung mga prediction. Si Mark Chinook nag-i-introduce na. Ah, my God. Here we go. Naoya Inoue. This is boxing. This is Top Rank. This is the main event of the night for the WBA, IBF, and Rain Magazine Bantamweight Championship of the World. I'm just copying. Introducing first, from the blue corner, he weighed in at 117 pounds, wearing black trunks. He brings a record of 21 wins, 1 defeat, and 18 by way of knockout. He is a former world title challenger from Australia, Jason Mayhem Maloney. That's the introduction of Mark Chinook. I am an aspiring international announcer. Hopefully that happens in the future. I love you all. Thank you very much, Paul. In the red corner, he weighed 117 pounds, wearing gold trunks with white trim. He brings a perfect record of 19 wins with no defeat. 16 of those victories coming by way of knockout. The former light flyweight world champion, the former junior bantamweight world champion, the reigning and defending WBA, IBF, and Ring Magazine bantamweight world champion of the world, from Yokohama, Japan, Naoya, the monster, Inoue. Man, and I'm excited for this fight. Salamat po sa mga Pilipinong nanonood. And here we go. Nagharap na po sila. Nasa gitna na po sila, ha? Okay. This is a fight vlog. You will not see a fight here. If you're looking for a fight, go somewhere else po. Salamat po. At ito po ay komentaryo lamang. Salamat sa mga nakakaintindi. And here we go. Veteran referee Kenny Bayless. And the fight is about to start. Comment yung prediction nyo. Ito na. Grabe yung Inoue. Itsura niya. Oh. And I'm looking at Jason Maloney. Ang ganda rin ng round number one. They dance inside the ring. Wearing black with white. Jason Maloney. Gold and black. Naoya Inoue. Good left hook right away. Na-depensahan po yun. Double jab by Jason Maloney. My name is Pao Salud. Commentary. Po ng laban, fight vlog, Japan versus Philippines, scheduled for 12 rounds, tatlong belt po ang nakasalalay dito. First round pa lang po, first round sa mga kakarating lang po, pa-share, pa-comment, pa-like, palagay ng prediction nyo. Dalawang, tatlong combination na malalakas kagad ng pinakawalan ni Inoue. Two jabs, ang sabi sa akin, ng isang boxingero na interview ko, nakapareho niyang nakasparing itong si Inoue, tsaka si Maloney, hindi mo daw, pati daw jab, hindi mo mabasa dito kay Naoya Inoue. And let's see if mabasa ni Jason Maloney itong si Naoya Inoue. Kailangan siguro mag-aral siya ng Hapon para mabasa niya. And Jason Maloney attacking right there, missing widely with the right hook coming in. We're gonna score this round by round, and hopefully the Davis fight will wait for this fight to be over, because that's here on this other side. But Inoue is showing some snappy shots here. Almost 3,000. Please share, please comment, please like. That would really help a lot. Round number one, 1 minute and 40 seconds. Pretend that you're listening to a radio, and your host is Powercast Sports. And we'd like to thank again Vito's Barbecue. Pambansang BBQ uppercut left hook. Ang pinakawalan po ni Naoya Inoue. Nag-miss siya doon. Jason Maloney looking really focused. He's the one attacking here a little bit. Back and forth action in round number one. No peeling at round 1 minute and 19 seconds. Right hook, that's very fast. Namumula kagad yung mukha ni Jason Maloney. And Jason Maloney, as expected, roughing it up, hinayakap at sinusuntok sabay ni Jason Maloney itong si Naoya Inoue, the monster of Japan. Pao salud! Pao ka sports, jabbing, 3-jab combination by Naoya. First round pa lang po ito, main event fight. Bumabalik dito si Jason Maloney with the right hook body shot.
two-punch combination sa baba at saka sa taas, Inoue Inoue. Ang bibilis ng mga suntok, pare, ha? Yung gloves nila, slighter gold yung isa, parang gold, magkaiba lang ng kulay ng gold, mas makinang yung gold ng hapon. Iinom lang ako ng tubig, pare, 3,000 subscribers tuloy. Viewers, out of time, thank you very much. Maloney, kinukuha na itong si Inoue Inoue, wow! Okay. Oh my gosh. This is, I'm excited, super excited. 15 seconds. Ano na, patapos na yung round number one. Looks like it's a close fight. Uy! Nag-straight punch. Nakatikim kagad si Michaela Mayer. Si Jason Maloney. We'll give the round number one to Naoya Inoue. Round number one to Inoue tayo. On the corner of Inoue is Shingo Inoue, the father, Kozuke Ola Koji Matsumoto, Shiro Sakuma. So, Inoue. Salamat po sa mga nanonood. The way, 3,500 na tayo. Aba, ay! Ay, ano ga? Kumusta ga kayo? Salamat po. Ah. At yung mga nagagalit dyan sa akin dahil ano, wala akong pinapakitang laban, ay pasensya na po. At nako, sa kabilang panig, si Lee Santa Cruz ay pumapasok na sa ring. Ay, Diyos ko, ano kang gagawin natin dito? Ay, lilipat ako sa kabila. Round number 2, sana matapos na to. Nag-ring entrance na po si Leo Santa Cruz sa kabila. Round number 2, scheduled for 12 rounds, Inoue versus Maloney. Medyo relax lang po muna sila habang si Leo Santa Cruz doon sa San Antonio, sa Alamo Dome, may naglalakad sa loob ng ring. And here we go, nakatama doon si Maloney. Maloney is, wow, throwing a lot of punches right here, round number 2. Nice, very nice, ha? Sabi ni Inoue dito, he wants to impress because there's a lot of expectation from him sa crowd at maraming nag-aabang ng kanyang laban sa Amerika at sobrang ganda ng expectation daw sa kanya. So he wanna return the favor. Ganda ng depensa dun ni Inoue. Inoue, pasok siya, in-counter siya ng left hook pero nasalag niya yon. And sa mga nakikinig po sa akin, sa mga naglalaban, naluluto, naliligo, nakaupo, nakahiga, nagkakape, salamat sa inyo lahat. Round number 2 na po, Jason Maloney versus Naoya Inoue fighting for 3 belts unification title. Lahat po yan kay Inoue, nakasalalay po lahat. Kaya golden opportunity ito para sa Australiano na si Jason Maloney. He's doing so far, good job here, ha? Pero nakatama na naman si Inoue doon. And Inoue, yung tingin niya dito, parang really looking intently, very focused. That jab is really fast. Tumama po kay Maloney. Ganda ng body shot ni Jason Maloney. And another two-punch combination. Jason Maloney is showing that he belongs to the ring. Dito kay Naoya Inoue. May pumusta ba dyan kay ano? May pumusta ba kay Naoya Inoue? Uy, wild chat. Ganda ng left hook. Ang lalakas ng left hook nito ni Inoue. Kita mo, alog ng konti itong si Jason Maloney pag tinatamaan siya . So, ito yung sinasabi ko na we will find out kung kakayanin ba ni Jason Maloney yung suntok ni Naoya Inoue. Dahil naman wala pa nakapagpabaksak dito. 30 seconds left in round number 2. So far, kinakaya niya yung mga suntok. And Jason Maloney as well, delivering his own goods. At tumatama din naman siya kahit papaano dito kay Naoya Inoue, who's more busy here. So I would say 3-2. 3 punch for Naoya Inoue and 2 punch by Jason Maloney. 10 seconds left in round number 2. Much more busy again itong si Naoya Inoue. And if nothing happens here, I'm gonna give the Inoue the second round again. So we are now 20-18.
Laban ni Gervonta Davis is starting. Gervonta Davis is being called out inside the ring right now. He's from the US, but he's representing Mexican. Parang ano nga? He's taking a page out of Floyd Mayweather. After nito, pag natapos ito, punta tayo doon sa isa kong live para kay Gervonta Davis. Pag nagsisimula na, pasensya na guys ha. Because nangako ako doon sa mga followers na ano eh, na Gervonta Davis ang ating ibubuoy eh. Pero silang alright, round number 3 na po tayo sa Inoue versus Jason Maloney. Triple jabs by Inoue. And Inoue, mas maganda yung percentage niya, mas maraming sinusuntok. The double na po yung ano, yung patama dito ni Inoue kay Jason Maloney. And Inoue, round number 3 ha. Jason Maloney, Naoya Inoue. May nag-prediction ba ng before 6? Ganda ng pasok nito ni Inoue. Very, 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 very snappy talaga eh. Jason Maloney, oh, returning the favor. Ganda ng counter. Nako, tumama yata sa ilong. Itong si, ano, si Inoue. Parang tinamaan niya si Jason Maloney. But Jason Maloney, kailangan di siya magpakita na nasaktan siya dahil susugurin to dito ng monster. Ito na yung ano, yung atake ni Inoue, yung left hook niya tsaka straight, ang gaganda. And looks like he did, parang talagang totally healed na rin itong ano ni Inoue. Ang snappy. Jason Maloney now using the ring, using left and right. But I think nagtatarget na itong si Inoue. He's gaining confidence here. That's what I'm seeing here. Siya na yung umaabante. Body shot. Palitan sila ng body shot dito. Tingnan natin kung sino yung mas matibay ang katawan. Inoue, uppercut. Oh my goodness. This is a great fight. Tinamaan naman si Inoue with the right hook coming from Jason Maloney. And Jason Maloney is ganda. Ang binapakita rin ni Jason Maloney dito. Ha? But Naoya Inoue still, I think, is have the edge for this fight in this round. He looks like he's unleashing the more heavier punch. Ang dalakas din ang pinapakita ni Jason Maloney, but we'll see. Round number 3, action po. Uy, na-counter si Naoya Inoue. But it doesn't mind at all. Parang ano na. Itong si Naoya Inoue, here's how you explained it eh. Tinatamaan siya, pero he's moving forward. Parang he doesn't mind the suntok. Or the suntok talaga, parang social. The punch of Naoya Inoue, he doesn't mind at all. The punch of Jason Maloney. Uppercut, straight, trade sila doon. Medyo 20 seconds left in the third round. And I think we're feeling something here kay Naoya Inoue. Ang lalakas eh. Round number 3 action is almost over. 10, the... Oy. Done. Round number 3 is Inoue's round. So 30. Ano parang ang nangyayari, guys, ano? Ang nangyayari guys, parang ano, parang inuunti-unti ni Naoya Inoue ito si Jason Maloney. I hate to do this, but in just one more round I will switch to my Gervonta Davis live stream because I promised the people to be able to focus on that at medyo namumula-mula na yung mukha ni Jason Maloney dito. Ini-introduce na po si Leo Santa Cruz at saka si Gervonta Davis doon sa kabila. So, after this round, I'm gonna go ahead and switch to the Leo Santa Cruz fight. Sorry po sa mga nag-abang na Naoya Inoue. Samahayin na lang din ako doon. But this is the fourth round right now. Sana tapusin na ni Inoue sa fourth round para wala tayong problema. Nasa ring na po yung dalawang boksingero sa kabila, Gervonta Davis, tsaka si ano, ganda ng left hook talaga. Ang bibilis.
lakas ng suntok ng double punch nito ni Inoue. I'm seeing a lot of confidence here from Inoue and Jason Maloney, makang tinatabla na eh. Siguro nga pwedeng mid round ito kung sakali ah, kung ano, ang lalakas eh. Ang lalakas pare. Jason Maloney is still defending here pero talaga ang lakas ng ano abante. Uy, ang bilis ng counter eh. You can feel pag sumusuntok itong si Jason Maloney. Uy, tumama si Jason Maloney, good straight. Na ano tuloy-tuloy si ano, na nagali tuloy si ano. Uy. Pero straight. Jason Maloney doing a good job standing in there in front of Naoya Inoue. 1 minute and 27 seconds left in the round number 4. Okay, after this again, I just wanted to remind that please look for the Gervonta Davis versus Leo Santa Cruz fight vlog. Doon ko ipagpapatuloy ang aking komentaryo because nakapangako ako sa mga followers ko na marami pong ano, maraming nanonood ng Gervonta Davis. Very good combination here by Naoya Inoue and Jason Maloney. Man, ang antibay din ni Jason Maloney. And antibay din ni ano. Pagkatapos ng round 4 po ah, ililipat ko to sa Gervonta Davis. I apologize kasi yung Gervonta Davis ang request ng mga tao, nag-survey kasi ako eh. But I will tell you dun sa Gervonta Davis livestream ko kung sinong mananalo dito sa laban ni Naoya Inoue at ni Jason Maloney. So far, lamang po yung Inoue. And 10 seconds left, round number 4. Ang ganda ng counter eh. I'm not being biased, it's just Inoue is throwing a much more heavier punches here. 4 rounds to none. Okay, I'm gonna be switching to the Leo Santa Cruz fight. I apologize po sa inyo lahat. Punta po tayo dun sa kabila. I need to focus on the Leo Santa Cruz fight now. It's about to happen. So, thank you very much. I would like to apologize po sa inyo lahat. Kita-kita tayo lahat sa Leo Santa Cruz fight vlog. Ipaanuhin ko pa rin sa inyo kung anong nangyayari sa Inoue. Kaso, lipat.